everyone! This is Melody and welcome back to my another video. At kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe. At ngayon nga, ang video na ito ay patungkol sa isang gamot na masusing pinag-aaralan ngayon dito sa Japan dahil pinaniniwalaang ito ay pwedeng makatulong sa isang merong sakit na coronavirus. So ngayon, ginawa ko ang video na rin na ito dahil nga merong mga misleading information na kumakalat, mga fake news, fake videos. Kaya ngayon, gumawa ako ng isang video na katulad dito upang maibigay o maipahayag sa inyo ang isang article na lumabas ngayon dito sa Japan. So allow me to read this article mula sa NHK Newsline. A Japanese pharmaceutical firm has initiated clinical trials of a drug that could potentially treat coronavirus symptoms. So ulitin ko, that could potentially treat coronavirus symptoms. Fujifilm Toyama Chemical says it will conduct tests of antiviral drug Avigan on about 100 people infected with the coronavirus. The trial will last until the end of June. So yung Fujifilm Toyama Chemical group of company to dito sa Japan, isang malaking kumpanya na iba't ibang grupo kasi iba't ibang products yung kanilang ginagawa o nililikha dito sa Japan. So malaking kumpanya to dito sa Japan. So gumagawa rin sila ng mga gamot. The company developed Avigan as an influenza antiviral drug 6 years ago. It can only be used with government permission as there's the possibility of serious side effects. Okay, yung Avigan na tablet, katulad nito, yan, yung nakikita niyo sa video. Yung Avigan tablet, ginawa yan year 2014 pa para sa influenza. Can you imagine, 6 years ago na siyang nagawa para dun sa influenza. Eh, 2014, wala pa namang COVID-19, no? Dahil ngayon lang lumabas itong COVID-19 or coronavirus na tinatawag. So, itong gamot na to, ginawa talaga siya para sa influenza. Pero, meron kasing nilabas na pahayag ang China na itong gamot na to ay sinubukan daw nila sa kanilang over 300 patients na merong coronavirus. Binigay ito nila to, pinainom nila, at ang naging response is maganda daw dun sa mga lungs ng mga pasyente. Kaya ngayon, pinag-aaralang masusi ang gamot na ito kung talagang maaaring pwede ba siyang maging gamot para sa coronavirus. Executives plan to seek approval to use the drug in the treatment of the coronavirus if the trial proves effective and safe. So, kailangan talagang pag-aralan na mabuti kung ito ay effective at ligtas. Researchers in China say they found improvements in the lungs of coronavirus patients who were given Avigan in clinical trials. So, yun na nga. Gaya na sinabi ko kanina, yung China, nagbigay sila sa kanilang pasyente na mayroong coronavirus, pinainom nila ng Avigan, at naging maganda ang response nung kanilang mga pasyente. Kaya ngayon, nag-request, no, ang Japan na pag-aralan mabuti, masusing pag-aralan ng gamot ito at dadaan nga ito sa isang clinically trial upang masabi na talagang maaaring pwede na talaga siyang maging gamot para sa COVID-19. Pero sa ngayon, hindi pa siya confirm dahil ang clinically trial ay matatapos hanggang until the end of June. So maghihintay pa tayo ng ilang buwan bago natin malaman kung ano ba talaga yung resulta ng gamot na ito. Pero syempre, good news na rin sa atin ito kasi nagbigay na rin siya ng pag-asa. Ngayon, allow me to read this Tagalog translation para mas lalong maintindihan ng mga nanonood, ng mga ibang nanonood. Ang isang Japanese pharmaceutical firm ay nagsimula ng mga clinical na pagsubok sa isang gamot na maaaring gamutin ang mga sintomas ng coronavirus. Sinabi ni Fujifilm Toyama Chemical na magsasagawa ito ng mga pagsusuri sa antiviral na gamot na Avigan sa halos 100 katao na nahawaan ng coronavirus. Ang pagsubok ay tatagal hanggang sa katapusan ng Hunyo. Ang kumpanya ay binuo ang Avigan bilang isang trangkaso antiviral na gamot 6 taon na ang nakakalipas.
maaari lamang itong magamit sa pahintulot ng gobyerno dahil mayroong posibilidad na malubhang epekto. Plano ng mga executive ang pag-aproba upang magamit ang gamot sa paggagamot ng coronavirus kung ang pagsubok ay nagpapatunay na epektibo at ligtas. So ito na nga yung Tagalog translation dun sa una kong binasa kanina. So ito guys, panalangin na lang natin na that these medicines should work on COVID-19. And the result is good because everyone is waiting for it, best of luck. I hope this trial be successful and save the world. So, yun nga guys, diba? Patuloy tayong manatiling manalangin. Patuloy tayong manatiling maging positibo. At patuloy tayong manatili sa loob ng bahay upang tayo ay maging ligtas. So, yun ang kailangan natin gawin ngayon guys dahil itong gamot na to ay dadaan pa sa isang clinical trial at ito ay matatapos ng Hunyo o until the end of June. So ilang buwan pang hihintayin natin upang malaman kung ano ang resulta nitong gamot na ito. Pero syempre umaasa tayo na ito na nga yung sagot para dun sa mga may coronavirus yung nagpositibo sa COVID-19. Dahil alam natin na napakahirap ng sitwasyon ng buong mundo ngayon dahil lahat apektado sa pandemic na sakit na coronavirus. So, yun lang guys, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong manatili sa bahay, at patuloy tayong maging positibo. So, maraming salamat sa inyong panonood at see you on my next video and don't forget to like and subscribe.